Okay, hello sa pakibigan, isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, ayusin naman natin yung aking power steering. Okay, so aking power steering kasi ang daming nililik na fluid, ano. So every week, nagdadagdag ako ng fluid. So from upper level up to lower level. So nauubos yun from upper level to lower level. Every week, so yun yung dinadagdag ko na fluid. So napag-isipan ko na ayusin tong aking power steering. Pero napag-isip-isip ko din na bago ko ayusin to, why not try muna yung mga additives, so yung mga stop leak additives. Okay, napag-isipan ko kasing try ko muna to, itong Lucas, ayan, Lucas Power Steering Stop Leak, okay? So napag-isip-isip ko na why not bago ko ayusin to, bago ko ipaayos tong aking power steering, why not try ko muna itong mga additives. So this will be an honest review guys. Itong Lucas Power Steering Stop Leak. So nabili ko to online around 1000 plus, 1002 yata. Yung aking power steering kasi yung problema is andun mismo sa tawag nito sa gearbox. So medyo mahirap 'yun. Medyo marami-rami yung babaklasin, medyo mahirap gawin. So kaya napag-isip-isip ko na try ko muna tong mga additives na to. Okay, so ito yun guys. Ito yung Lucas Power Steering Stop Leak. And sinasabi dito, guaranteed to stop all seal leaks or your money back. Wow, sana totoo to, ano? So titignan natin to guys kung effective ba to. Ito pa yung sinasabi dito, guarantee. Okay, Lucas Power Steering Stop Leak. When used as directed, is guaranteed to eliminate all squeals, seals leaks or rough spots. Okay, so yung rough spots talagang meron to. Yung sa akin is talagang may spot to na talagang medyo hindi maganda. Pag kinabig mo to ng kaliwa sa gad, mararamdaman mo medyo matigas pag kinabig ko ng kaliwa. So hopefully makakatulong to. And ano pa sinasabi dito, okay, or spots on your power steering or your money back, limit 2 bottles. Okay, so hanggang 2 bottles. So let's see, tignan natin to guys kung effective ba to itong mga additives. Ito po ay power steering, well medyo may kamahalan din, nasa 1,002 yung bili ko nito. So tignan natin, this will be an honest review, tignan natin kung ano yung maging result nito. Ayan, okay, so ito yun guys. Kung ito yung ating reservoir ng ating power steering. Ayan, so kung makikita nyo, gusto ko muna pakita sa inyo kung gaano karami yung nagli-leak sa akin dito. No? So every week, nagdagdag ako dito. Pag nilagay ko dito sa upper level, so after 5 or 6 days, andito na yan sa lower level. So dadagdagan ko na naman. So yun, ganun karami yung leak ng aking power steering. So gusto kong pakita sa inyo kaso parang hindi makikita yata. Na andun mismo yun guys. So doon sa gearbox ng ating power steering. I don't know kung makikita nyo. Pero ang daming leak doon. Yan o. And dito siya tumatagos sa ilalim. Yan. Yan o. Kita nyo yan. 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 Hanggang dyan siya tumatagos. So, well, tignan natin to kung magiging effective ba to itong Lucas Power Steering Stop Leak. Hopefully, sana, para hindi na tayo magpagawa. I'm sure medyo malaki-laki lang yung gastos dyan kapag pinagawa natin dyan. So, yan, okay guys. So, yung direction dito sa paggamit nito, is sinasabi dito, when power steering reservoir is low, refill it with Lucas Power Steering Stop Leak until leak stops 1 or 2 bottles. Okay, so sinasabi dito kapag mababa na yung level nung yung power steering, dadagdagan natin ng Lucas. Okay, so magdadagdag tayo kasi nga ito ang baba na ng level nito. So tamang-tama kasi konti na lang, nasa almost nasa
lower level na. So dadagdagan natin to ng Lucas power steering, and of course i-observe natin kung ma-stop niya nga ba talaga yung leak ng ating power steering. Okay, yan. Okay, so nagdadagdag na tayo. So just take note lang guys na ito po is sobrang lapot. Ayan o, kung makikita nyo, napakalapot po yan. So sobrang lapot po ng ating Lucas power steering. So I don't know, hopefully talagang makakatulong ito. No? Ayan o. Ayan, napakataas ng viscosity nito. Pero try natin, why not? Then observe natin to guys. Ah, okay guys, so after a week, tignan natin kung magkano na yung, or gano'n na kadami yung bawas sa ating reservoir. Ayan guys, so dito hindi makikita. But based on my observation guys, medyo bumagal ng konti. Okay, bumagal siya ng konti yung bawas. But of course, still meron pa ring leak. So magdadagdag pa rin tayo hanggang sa maubos to, guys. Hanggang sa maubos yung isang bottle. Titignan natin, ano. So after a week, may nabawas pa rin, pero at least medyo bumagal ng konti lang, konti-konti lang. And yung changes is yung ano lang, lumambot yung manibela. Talagang manunotice mo na talagang lumambot siya when it compares sa dati na hindi natin nalagyan ito. Pero when it comes sa leak, of course meron pa ring leak guys. Medyo bumagal na siya na konti, pero observe pa natin hanggang sa maubos yung isang bottle na to. Okay guys, so it's day 6. Okay, actually may dalawang araw ako na hindi na-check to. So almost 8 days. And here we go. Ayan guys, ayan, medyo marami-rami pa rin. Ayan o, well, at least hindi na siya ganun karami compare nung una. Sige. Okay, day 8. Tignan natin. Ayan. So pakunti na lang, pakunti guys. Okay, day 9 guys. Check natin. Ayan. Mukhang marami-rami yata ngayon. Ah. Medyo malayo kasi yung binayin natin kahapon. Pero ayan, tignan natin. Tignan natin kung gaano ba karami. Tignan natin kung gano'n nakarami yung nabawas doon sa reservoir natin. Okay. Hindi masyado kita pero... Okay, ayan. So, in fairness guys, kung dati is nakaubos tayo ng from full, from upper portion up to the lower portion sa isang week. Ngayon, hindi na siya ganoon karami. Ngayon, balian na lang kalahati. So talagang nabawasan yung leak niya. So magdadagdag na naman ulit tayo nito. Ayan. So hanggang maubos to guys, hanggang maubos. Sige, dadagdag tayo. Every week tayo magdadagdag. Ayan, okay guys, so it's been around 4 months na ginagamit natin tong ating Lucas stop leak. So ito na magiging last day niya kasi nga naubos na natin tong 12 ounce, okay? 12 ounce na Lucas stop leak. So talagang pinagbigyan ko to guys.
the very first day na nilagay ko to, of course meron pa rin leak. So sabi ko hanggang sa maubos to, okay, hanggang sa maubos to, hanggang sa maubos ko siya at testingin ano. So ngayon it's been almost 4 months kasi nga February 18 ko siya nabili. Okay, so ngayon is June 11, so malapit na mag 4 months guys. And tignan natin kung ano yung maging resulta niya sa 4 na buwan na ginamit natin to. Bali yung Lucas yung tinatapap natin. So ito guys yung result niya for 4 months guys. Ayan. Well, meron pa rin. Meron pa rin mga leak. Pero, pakonti-konti na lang guys. So, siguro ito more or less mga nasa 4 na drop. Ito. Kung i-compare po natin at yung first week niya, talagang sobrang dami nun, ha, diba? Kung makikita nyo sa video kasi ang dami nun. So, well, ito yun guys. So ito yung naging result niya. Well, hindi niya totally na stop yung leak. Okay? Hindi niya totally na stop yung leak, pero nabawasan po yung leak niya. Okay? Sobrang daming nabawas. So ang laki po ng pinagbago din ng ating power steering system, ano. Ayun. So ito na lang yung mga leak niya, guys. Ayan, okay guys. So, ano nga ba yung verdict natin doon sa ating Lucas Power Steering Stop Leak and ano nga ba yung mga naging epekto sa ating power steering system. Okay, so, actually, malaki yung pinagbago ng aking power steering, guys. When it comes doon sa yung dati kasi medyo mabigat at medyo matigas yung ating power steering, but nung time na ginamit natin yung Lucas Power Steering, sobrang lumambot po siya, sobrang gumaan yung ating power steering. But of course, when it comes to yung pag-stop ng leak, medyo na-fail yung Lucas doon. Actually, pinagbigyan ko to ng 4 months kasi 4 months kong ginawa yung video na to. Kasi gusto ko talagang pagbigyan tong Lucas Power Steering kasi napakaganda naman talaga ng mga review nito. Pero sa akin, hindi siya ganun ka-effective, hindi siya gumana ng ganun. Pero yung medyo nabawasan po naman. Nabawasan, hindi lang medyo, malaki yung malaki actually yung binawas nung leak, ano. So medyo pa konti-konti na lang. Imagine mo for 4 months kung nagamit yung 12 ounce na Lucas na yun hanggang sa maubos po siya. So kung i-rate ko yung Lucas Power Steering Stop Leak, siguro i-rate ko yon ng 8 out of 10. O nga, kasi nga maganda naman talaga yung epekto niya. Actually, sobrang gaan ng manibela ko ngayon. Yun lang, yung leak lang, hindi niya totally na-stop yung leak, pero nabawasan po.